For then shalt thou lift up thy face without spot, yea, thou shalt be steadfast and shalt not fear. Because thou shalt forget thy misery, and remember it as waters that pass away. And thine aim shall be clearer than the noonday. Thou shalt shine forth, thou shalt be as the morning. And thou shalt be secure, because there is hope. Yea, thou shalt dig about thee, and thou shalt take thy rest in safety. Also thou shalt lie down, and none shall make thee afraid. Yea, many shall make sooth unto thee. But the eyes of the wicked shall fail, and they shall not escape, and their hope shall be as the giving up of the ghost. Pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Tuloy kami sa Job, Panginoon. I pray na ganyan linaw, Panginoon, ang mga pag-aaralan namin ngayon, especially mag-focus. Maraming salamat sa mga guests, Panginoon. But I pray na sila po ay masama namin, pag-aaral, at seryoso, Panginoon, pakikinig sa sila dapat pag-plus ng kalooban. At kayo po ang hihiling namin, mag-aaralan sa amin, sa hihiling po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so this time again, I'll be thinking wala pong makulit, lalo pag wala namang masyado importante siya sabihin, alam nyo naman dito, okay? Again, kung gusto yung magulo, nung kayo kayo may kaban. Doon, anytime doon, sa jokes, kahit ano yan, mga bata, inaano lang kayo yan eh. Para, ano, wawawi, o kaya kay, ganun yung mga ibang gugulo. Ah! Inaano kayo, para kayo mga tanga doon. Hindi kayo nag-iisip. Sa amin, hindi gano'n. Kapag kailangan ka mag-isip, kailangan mo nakafocus ka. Diba? Bawat salitang sasabihin, may ibig sabihin niya papunta doon sa pinaka message sa bandang uli. So pagdating sa kalagitnaan, hindi ka tumututok, ano makakarating doon? Okay? Ano ka? Ngayon huli ka na, sabi nga nila. Lalaglagit friend. It's train of thought, tinatukoy doon. Okay? Dapat tutok. Amen? Kaya? Yan, okay. So medyo kasi malalim to. Bigyan kayo ng background, ha? So again, si Job. Sino si Job? Si Job ay isang matuwid na tao. Noong unang panahon pa to. Ang maganda sa kanya, na-record yung kanyang buhay. Okay? Pero may particular at matindi yung pagsubok ni Job. Kasi si Satanas mismo yung nakapansin sa kanya. Ganyan po yan. Pag kayo'y matino, lalo kayo mag-iingat. Pag sumusunod kayo, paunti-unti sa Panginoon, tulad yan, nag-good church, pupunta sa maayos sa church, nagbabasa ng totoong Bible, si Satanas nakatutok na sa'yo, tsaka mga demonyo. Ay, naku, mukhang totoo na yan si Lito, mukhang totoo na yan. Nakatutok na yan. Maniwala kayo, ito yung nangyari kay Job. Ang init sa mata niyan kay Satanas. Kasi alam ni Satanas, pag ikaw nakinig ang salita ng Diyos, mapapalapit ka sa Diyos. Pag napalapit ka sa Diyos, paano na? Ayaw ng kalaban yun, Satanas. Ayaw ng kalaban, Satanas. So, ganun din dito. Kaya maraming churches dyan. Kaya nga tinuturo namin sa inyo yung tama, okay? Bawat detalye, kaya nyong i-observe, at kaya nyong intindihin, at kaya namin ituro, ganun din. Pero, again, mga ipang taon ng buhay natin, pero yung kaya lang natin, unti-unti natin ituro. Amen? I-observe. So, si Job, ganun, ang init ng mata niya kay, ano, baliktad, si Satanas, ang init niya kay Job, tinitingnan niya, righteous kasi si Job. Kaya sa ginawa niya, para nagsusumbungan ba kayo, nag-ano kayo minsan? Kung siya, ano, kaluhin mo yung kapatid ko kasi may ginawang ganyan, di ba? So, hindi laging maganda yon, hindi rin laging masama. Kasi nga, pag may ginawa talaga masama, kailangan i-correct. Yung isa yan sa pagkukorek, pinapalo. So, hindi lagi. Lalo na, wala kang makilalaman doon sa ginawa ng isa. Amen? At si Job ay inakusahan ni Satanas. So wala na nga siyang ginagawang masama, at least walang masamang masama. Tapos nakakita mo eh, kaya lang naman sumasamba sa iyo kasi ganyan eh. Kasi pinayaman mo siya. So, walang kalaban-laban si Job. Siya ay tinira ni Satanas. Pero, ang interesting dito, nag-approve ang Diyos. Sige nga, subukin natin si Job. Anong ginawa kayo kay Job? Pinatay yung mga anak niya? Matindi ito eh. Anong nangyari? Lahat ng kabuhayan ni Job naubos. Pati asawa niya, minumura siya. So gano'ng kasaya yun? Matindi ang pagsubok ni Job. Pero siya ay natiling matatag. So sana ganun tayo, pinaka-lesson ng Job eh. Dapat galiyahin natin si Job, may nagkamali man si Job na maliit lang bagay, nagreklamo siya, ganyan-ganyan.
Pero nananatili siya sa pananampalataya sa Panginoon, especially. Amen? At marami po dito sa Book of Job, kailangan napili natin ito, napakaganda. Yung mga aral, even sa New Testament, andito yung iba. May po yung nakapuntante, kaya tutok tayo ha. So, now, nandito tayo sa 11 eh. So, after si Job ay nawala ng mga anak, wala ng kabuhayan, nagkasakit din siya sa chapter 2. So, pati naman ang kasusugan niya, tinira din. So, ang hirap na may sakit ka, lalo sa balat, masakit yan. Okay, parang mga pigsado yung sakit niya eh. So, napakasakit, nagnanaknak. Tapos, binisita ngayon siya ng mga kaibigan niya. Masarap ba yung may kaibigan? Kaso yung mga kaibigan, hindi siya naiintindihan. Inakusahan din siya, at nag-focus yung kanya, salit na i-comfort siya, siya ay inakusahan niya, na kung ano, hinahanapan siya ng mali. Umamit ka na, may ginawa kong mali, no? Eh, wala na maisip si Job. Kung meron mga malit na bagay, hindi niya deserve yung ginawa nangyari sa kanya. So, kasi again, pagsubong ngayon ng Diyos. So, ano tayo sa medyo matalinaga, pero ano to, mga katalinuhan, wisdom books nga tawag dito eh. Kaya tutukan nyo ha. So again, nagsalita na po si Bildad. Ngayon naman, si Zophar. So sinagot na ni Job si Bildad. Ako ba Bildad? Sinauna? Nalala ko eh. Okay. And then, si Zophar na. Okay, so huwag nyo mapangalanan ng baby nyo na Zophar ha. Anyway, ito yung unang si Zophar. So ito yung mga sabihin niya. Again, may halo po ito, mix ng tama at mali. So may mga tama, katotohanan, kaso mali yung application kay Job. So pero pag-aaralan natin kung ano yung mga tama at ano yung mali. Okay? So dahil may aral dito, ito po yung mga wisdom books nga. Kaya marami katotohanan dito na dapat at pwede nating kapulutan ng aral. So ano sinabi ngayon ni Zophar? Should not the multitude of words be answered? And should a man full of talk be justified? Sa Tagalog, pag marami daw ang isang tao, ang dami pinagsasasabi. Ano daw dapat? Eh dapat sagutin ko yan, parang ganun. Tama ba yun? Pag may madaldal dito, sasagutin mo ba? Depende. Sabi ko sa Bible, dalawa yan eh. Sabi sa Bible, answer daw a fool according to his folly, that he should not be high-minded, parang ganun. Or hindi siya maging... Basta parang hindi siya maging mayabang lalo at na malaglag sa kanyang kalokohan. Kaya sabi, answer daw not a fool according to his folly, lest thou be like him. So minsan, dapat hindi mo sagutin. Kasi yung iba dyan, kaya lalo sa social media, di ba? Kaya nag-social media mga bata pa eh. So iba dyan, hindi mo dapat sagutin kasi talagang nagpapaano lang yun. Pinapainang ka lang, sasayangin yung oras mo. Ikaw katulad namin, nagtatrabaho ka na, may ministry ka pa, may anak ka pa, nag-aaral ka pa, wala kang time sa mga taong bingi-bingihan, parang yan, sinamay kilabang, kinausap ko yan. Sabi ko sa kanila, pag-usapan natin to, yung kanina pinakundan, Bible, King James, kasi ang Bible nila kung ano-ano lang. Pwede ba yun? Paano wala mo yung salita ng Diyos kung ano-ano lang Bible mo? Ayaw nilang pag-usapan yan. Again, mabait naman yan kung sa bait lang ng tao, di ba? Pagmura, yun nga na ako, okay yung mga yan. Problema, sa ministry, hindi basta-basta yan. Ang church, hindi basta-basta yan. Hindi yan joke. Eh sabi ko, pag-usapan natin, nag-inig na tayo sa Diyos. Ganun yung mga yun. Kaya ngayon, hindi lumalalim. At yung mga pinag-usapan natin kanina ko yun, John, pasara lang yung church, ano lang, ginagamit lang nila ang Diyos. Kaya mong Diyos kasi mabuti siya. At talaga naglingkod ka kahit papano, in-spread mo yung salita ng Diyos, kahit papano, papaburang ka ng Diyos. Ang problema sa iba, ganun na lang natutento. Okay, so hindi tayo dapat ganun. So yan, kaya sinasabi ko dito, ngayon, nakausap ko sila, ayaw nila. So, ibig sabihin nun, either wala silang mapanindigan na maayos, or sa palagay nila, loko-loko or something. So, obviously, ganun ang nagkapalagay nila. Pero mali yun. Kaya, ito pinagalan dito. So, dapat, pag marami ka sinasabi, para naman kung concern ka talaga sa isang tao, sagutin mo. Pero ganito yan, mga bata. Bago ka sumagot, pag-aralan mo muna. Kasi hindi ka basta sagot lang. Pag sagot lang, paggalingan lang. Hindi tama yun. Dapat bago ka sumagot, aralin mo yung sasabihin mo. At bago mo aralin, or deliver yung sasabihin mo, pakinggan mo muna siya. Nasaan ba siya? Ano ba yung naintindihan niya? Ano ba yung iniisip niya? Hanggat kaya mo gawin yan. Ibig sabihin,
pag pinakinggan mo siya, may sinabi siyang gano'n, alam mo kung nasan siya. Ngayon, hindi mo alam siya exacto kung nasan siya, kasi iniisip niya, paniniwala niya, pwede kang at dapat kang magtanong. Ganun yan. Okay, so dapat ganun tayo. Huwag siya maging matalino. Okay, so ganun yan ha. So pag marami pinagsasabi, minsan pwede mo nang hindi kausapin. Pero sinasabi ni Zophar, dapat sagutin ko yan. So parang payabangan ang gusto niya. Okay? So hindi tama nung payabangan tayo, pero kung concerned ka talaga sa isang tao, alamin mo na exactly kung nasan siya and then sa kakasumagot ng nararapat na sagot. Okay? Medyo mabilis yung pero kaya nyo itindi yung kabata. Dahil pinagdadaanan nyo na kaya sa edad nyo. Okay? Ito pa, another. Should thy lies? Ito na yung matindi din sa verse 3. Nag-akusa na siya. Alam nyo ba yung akusa? Ay, ganyan ka naman eh. So minsan di masama yung pag nakita mo talagang gano'n. Kung nalang, sinungaling ka naman eh. Kasi sinabi mo, katulad nung dating kanina, sinabi mo, hindi totoong Bible niya, paano mo nasabi, eh basta. Hindi pwedeng basta sa mga ganyang bagay. Specifics yan eh, na pananampalataya. Okay? So dapat pag sinabi mo nagsinungaling ka, i-point mo saan ka nagkamali, ano yung kasinungalingan, at bakit mo nasabing mali yun, ito yung tunay. Dapat ganun. Hindi ka mag-aakusa lang ng mali yan, kasinungalingan yan eh. Eh basta, kasinungaling yan. Hindi pwedeng gano'n. So, ito yung una ko nakita dito na mali ni Zophar. Ni-label niya na si Job na nagsisinungaling. Okay? Hindi naman niya alam kung totoo talaga o hindi. Still, dapat nagtanong siya muna. Okay? Unang maayos, parang kayo antokin. Okay? Sabi nito, thy lies make, should thy lies make men hold their peace? So, nakita niyo yung direction na inaano ni Zophar. Ibig sabihin, parang pinapatahimik mo lang kami. So, huwag mo nga assume agad yun. Ngayon, si Jesus, kung alam niyo yung kwento ni Jesus, talagang may mga time, maraming time, na talaga nung sumagot si Jesus, ano nangyari? Nanahimik yung mga tao. Kasi eksaktong-eksakto yung sinabi ni, basang-basa niya yung nasa puso ng mga tao. Yun ang magandang ano natin, i-practice natin, kung kaya natin ha. Magagawa mo lang yung pag talagang full of wisdom ka na. Alam mo kung bakit niya sinabi yun at papaano. Wala ka naman doon, nung inisip niya yun at nag-uusap sila ganyan. Pero paano mo nalaman? Pag tumatalino ka, pag tumatalino yung school, nalalaman mo yun. Okay? Ginagawa ng mga prophets sa Bible, totoo yun. So, pero huwag ka lang mag-assume. Okay? So pwede yan. Anyway, and when thou makes, so kanina nagsisinungaling si Job, ngayon naman, naloloko ka, nangakasal ka lang. So huwag ka lang mag-assume ng gano'n kasi may mga time, kahit si Jesus, parang nangakasal siya. Okay, sinabihin niya yung mga disipulo, wala kayo pananampalataya. Okay, sinabi, eh, pinagalitan niya dito, si Elijah din, inasal niya yung mga kalaban ng Panginoon, bakit yun? May mga times na kailangan gano'n para mabilis. Okay, para yung mga nakakakinig, at sinabi ko kanina, kay Haban, tsaka sa ako ng mga agdesya ni Manalo, minsan may mga mabilis tayong job ba? Para yung mga nag-iisip dito, para yung mga nakikinig, I mean, ah, mali pala yun, hindi yung isang taon na ako po umatin dito, hindi pala, mali pala yung mga rebulto, mali pala yun. Hindi mo alam, isang taon ka nang umatin sa Baptist. So dito, alam mo agad yun. Ay, mga bakla pala, hindi tanggap ng Diyos yan, galit ng Diyos dyan. Kasi sinabi ni Pastor, hindi paligoy-ligoy. Eh, kung ano, hindi po alam yung posisyon ni Pastor. Hindi ganun. Dapat malinaw. Okay? Kaya yun, pwede minsan bang asal, pero siguraduhin mo, kaya ka nangaasal, may mga matinding pagkakamali yung kabilang panig. Na, pag pinoint out mo, inasal mo, malinaw sa mga naikinig na, ay, oo nga, ano ba tayo makikinig dyan sa iglesia ni Manalo? Eh, sabi nila si Kristo ay tao lang. Eh, sabi sa Bible, si Kristo ay Diyos. So, mabilis. Lalo mga bata, hindi na kayo magsasayang ng panahon. Eh, tama ba to? Eh, pare-pareho lang yan. Nakakuha nyo ba? Yun. So, again, may magandang ginasabi si Zophar, pero mali yung pagka-apply na kay Job. So, shall no man make thee ashamed. So, ganun din yun. So, kahit si Paul, sinabi niya, may sinabi siya, instruction, eh, nagkamali sa Corinthians. So, sabihin niya yung taong yan. Itiwalag niya yan. Para siya mahiya. Sabi kasi may mga isa, may ginagawa yung mga member. Kahit ka rin may sinisigaw at ako minsan pag talagang makulit. Diba? Eh ngayon, matitino na yung mga yon. Kaya katulad ng mga bata dito, kahit mga anak ko, makulit minsan eh. So, pag pinagalitan sila, malalaman nila mali yun. Eh, paano pag niyo pinapagalitan? Nagkakakalat dito, lakad-lakad dito, okay lang pala kay pastor din, ako din. Okay? So kaya minsan, kailangan
mahiya siya. Gumawa ka ng paraan para siya mahiya kasi tao. Yan, mga katulad nyo, mahiya na kayo, di ba? Nahiya kayo, pinapagalitan. So, syempre, di mo na ulit gagawin. Okay. Next, sabi niya, for thou hast said, ito lang si Zophar, sinasabi niya si Job, ha? Sabi niya, palagay niya si Job, sinasabi, my doctrine is pure, and I am clean in thine eyes. So, in a way, tama yun, kasi nga, ang ginagawa ni Job, nagre-reason out siya, wala naman ang ginawang mali para ako ay pausahan ng ganon. Okay, which is tama naman siya actually. Pero ang inaano ni Zophar, may mali ka aminin mo na. Kahit wala. So pag gano'n, huwag yun ang pilitin. Ngayon may mga bagay na hindi nyo kayang alamin ngayon na hindi mo alam eh. So tigilan mo na agad. Huwag ka makipagsaya ka ng oras. Huwag ka mag-akusa. Okay, mga bata ko siya, mahilig kayo sa ganyan. So huwag nyo gayahin yun. Pag hindi mo alam kung may ginawa siyang mali o tama, mag-pray ka lang. Sana wala siyang ginawang mali. Kung meron, sana makarecover. Ganun. Ganun sa church. Amen? Amen. Sa iba, anything goes eh. Dito meron tayo specific na sinabi ng Diyos kung paano i-deal yung kasalanan, for example. Amen? Kaya huwag kayong mahiya dito kung nagkamali kayo, lumapit ka sa Panginoon, sabi sa Bible, sorry ka, and then, tiwala ka na ikaw nilinisin ng Panginoon. Ganun tayo. 5. Oh, that God would speak. Matindi ito. Dinamayabahan Diyos. So, ito yung panalangin daw ni Zophar. Again, mali siya dito. You know, tama, pero ito yung gusto ko sabihin kasi dito. Pag may nakita ka mali, tala kanina, pinanood dating documentary, pasagi po yun sa ibang, siyempre, Catholic, Iglesia, kahit saan. Kahit sa ibang Baptist din. Kasi ibang Baptist, nagkamali na rin sa topic na yun sa Bible. Sa King James Bible, yung iba, yung sinabi nila kanina doon, yung mga tinatawag na Rachmanites. Ibig sabihin, sabi nila, mas magaling pa raw yung King James sa pinanggalingan niya. Okay? Tinanslate to from Textus Receptus sa TR, sa Greek. Tinanslate sa English. Sino mas magaling? Yung pinanggalingan o yung kinahatlunan? Parehas lang dapat kasi tinanslate lang from one language to another language. For example, ako, nagbasa ako ng English, ngayon nagtuturo ako sa Tagalog kasi mga Pilipino tayo eh. So, anong mas magaling, yung English or Tagalog? Parehas lang pag na-translate ng tama. Okay? Yung ano dun, ha? Pag na-translate ng tama, yan, pareho lang yun. Ang problema, yan, anong gusto sabihin kanina? So, yun, kailangan nga binabanatan nyo natin yung kapwa natin Baptist kasi ganun yun, kung may mali talaga siya, kailangan ma-point out. Ngayon, anong gusto sabihin dito, ang panalangin kasi ni Zophar, sabi niya, sana kausapin ka ng Diyos na sabihin, mali ka. So, pwede rin yun. Pero, ganito na lang, mga bata, pag may wisdom ka, gusto yung maging matalino, at gusto mo talaga matulungan, yung isang kapatid na sa palagay mo, ay mali. Anong gagawin mo? Ito yung mahirap na part, pero kailangan eh. Mas makakatulong, anong gagawin mo? Aralin mo muna, bakit siya mali? Ano yung sasagot niya? Pag nag-defend siya, ano yung pwede mo isagot? Para matulungan siya na acknowledge yung kanyang mali. Yun yung gusto ko sabihin dito. Okay? Yun yung gusto ko sabihin dito. So, again, sa mga bata, parang hirap mo. Pero kaya mo yan. Eh, nahunod ka kayo ng mga superpowers, di ba? May preaching ako dito yan eh. Kaya hang-hang-hang pali kanino yan. May lumalabas na fire, ano naman yan. Pero may kapangyarihan tayo na available sa atin. Yung talino, magagahan salita ng Diyos. Pag inaral mo yan, minsan, ang galing mong manghula. Kaya mo yan. Amen? So, para matulungan mo siya. And ano pa daw yung gusto niya makausapin ng Diyos si Job? Para malaman niya? That he will show thee the secrets of wisdom. Parang sinasabing walang wisdom si Job. That they are double to that which is. Know therefore that God exacted of thee less than thine iniquity deserved. Ngayon, tama naman yun. Totoo po yan, ha? Kaya, never kayo, kunwari, mayroon dito pinalo ng Diyos. Kunwari, si Jamie. Ang ginawa ni Jamie, kunwari, ay, ano ba? Kunwari lang, ha? Na si Jamie, nagyabang, ganyan. Di pinalo siya ng Diyos ngayon, ano, na matulad siya ng isang kamay. Huwag ka ba, kunwari lang. Kasi kasi nasabi ni Zophar dito, mabuti nga, isa lang, ikon dalawa. Oh, totoo yun. Ang Diyos mismo, maawain siya eh. Kaya hindi mo siya dapat paratangan na masamahan Diyos. Ay, bumagsak ako sa isang sad. Buti nga, hindi lahat eh.
iba naman, nakatapos ng college, basta po, na-disgrasya naman ang buhay nila, yung mga ganon. Kilala mo yung ganon? Nabasa ko lang kanina umaga niya, yung mga nagpatulok, nagpabakuna ba kayo? Nagpabakuna siya 2021. 2022, nagkasakit. So this month lang, patay. Ang bata pa. Sabi na, biglaan, paano kayo nangyari yun? Wala naman siya sakit. So, huwag nyo sabihin na, ay, natanggal ako sa trabaho, ay, hindi ako, ano. Minsan, pag ang Diyos talaga nagusga, mas matindi. Kaya, magpasalamat tayo kung talagang katulad ni Job, again, context ito, sinusubukan lang siya. Later, magpapalain siya. Kaya, huwag na huwag mong sinisihin ng Diyos, okay? Yun lang yun. So, again, may tama so far, pero mali ang application niya. Seven, kids daw, kayo na mong magbasa, ready, go. Kids daw, by searching, find out God. Canst thou find out the Almighty unto perfection? Okay, so tanong yan, no? So, ba't niya tinatanong si Job? Sa Tagalog, sinasabi niya, ikaw ba, pag hinahanap mo, kinilala mo Diyos, makikilala mo ba siya? Anong sagot dun? Yes. Sa Bible, di ba? With all, if you search Him with all thy heart. Pero ang tono dito niya, no, ni Zophar is into the negative. So, in a way, tama rin kasi siya na mahirap minsan malaman lahat-lahat exhaustively ang gusto ng Diyos. Hindi yung gano'ng kadali. So, pero yung ibang mga bagay, marami sa mga salita ng Diyos na pwede mong malaman. Kaya nga sabi niya, magtanong ka, kumpatok ka, di ba? Makinig ka, para matuto ka. So, may mga bagay na hindi mo malalaman agad-agad, pero iba pwede mong malaman. So, ang problema kay so far, parang negative agad siya. Eh, kaya mo mong malaman yan? Anong tanong ka pa dyan? Yeah, hindi ko kaya maging perfect still. Meron pa rin akong karunungan at least to some level. So dapat ganun tayo, huwag na huwag niyo mahayaan ibang tao. Eh sigurado maliligtas ka, pwede ba 'yon? Pwede ba 'yon? Masigurado mong maligtas ka punta sa langit? Ikaw. Hindi, ikaw. Ikaw. Eh dapat tinuturo ng mga ng Bible. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Manampalataya sa Panginoong Jesus, ikaw ay maliligtas. Pwede ka bang maligtas? O yun. Pero iba tinuturo niya, parang kanina sa documentary, na tinuturo niya, hindi mo kayo malaman yan. Kasi negative sila. Kasi ang totoo, sila hindi nila alam. Kaya hindi nila masabi, hindi nila mabigyan ng assurance. Ibang tao kasi sila una, hindi nila ligtas. Hindi sila ligtas eh. So kaya iwas kayo sa mga ganun. Okay? Tuloy natin to. Ayaw ulit, magbasa, ready, go. The measure thereof is longer than the earth, and broader than the sea. Okay, ganun ulit. So yung Diyos daw, hindi yung mausuka. Tama naman. So pero, may mga bagay na inalaw siya maintindihan natin. Pakibasa po ulit, ready, go. If he cut off and shut up, or gather together, then who can hinder him? Okay, shut up dyan. Di yan, ano, kumahimik ka. Yung sabihin lang, sarado. Okay? So, pag siya daw ang nagputol, pag siya ang nagsarado, pag siya ang nagtipon, sinong makakahadlang sa kanya? O, tama naman yun din. Okay? So, anong punto niya? Kamaya, punta natin. So, ako muna, for he knoweth vain men, he seeth wickedness also, will he not then consider it? Sa Tagalog, ganito. Tinataas naman na yung Diyos. Totoo naman sinasabi niya ng Diyos ay hindi madaling malaman exactly lahat-lahat ng kanyang iniisip, pinaplano, at kung bakit niya may pinatay siya. Hindi mo maintindihan lahat agad-agad, mabilis. Okay, may sinarado siya, may ginawa siya, hindi mo agad malaman agad. Pero still, ito na naman yung accusation so far. Sabi niya, for he knoweth vain men. So again, ang assumption niya, si Job ay loko-loko, which is, tama ba mali? Mali, okay? Sinusubok siya. Iba yung sinusubok, iba yung pinapalo. Okay? Iba yung pinapalo, iba yung kinaparusahan. Iba rin yung sinusubok. Okay? For example, anong maganda? Ay, na pinagsabihan ka, or sa amin sila sa military, eh, magkakaroon pala kayo ng ano, di ba? Excited na ba kayo? ROTC? Yeah. So minsan napapush up, push up ka. Kasi pinaparusahan ka. Iba na, pinag-push up, para ka lang lumakas.
Gusto na pala, kaya-kaya mo po siya pinag si kwenta tuloy-tuloy. Magkaiba yun, di ba? Magkaiba yung pinalsahan, magkaiba yung sinusubo. So, ganun ang Panginoon. Kaya huwag kang mag-assume agad na kaya siya nagkasakit kasi may kasalanan. Maari, pero maari din hindi. Hindi yan? Amen ba? Amen. Nasaan yung dalawa dito? Mayos na. Okay. So yun, so tama naman, alam ng Diyos talaga yung mga wicked. Alam niya yan. Yung, sabi ko sa inyo kanina, yung mga false teacher, tapos yung, kailan lang pinapakigyan ko nun si Billy Graham kasi gusto ko lang, baka may makuha ko sa time ba? Kasi, nung false teacher yun, kaya wala eh. Common na common lang, kung anong ginagawa niya, wala namang special. Kaya ang napagtanto ko dun, kaya sumikat yun, hindi dahil magaling. Sumikat kasi si Billy Graham kasi may kausap na yun. Kausap niya yung ganyan, kausap niya yung ganyan. Tapos, mag-gather natin to. Magkaibigan tayo, sige, utuhin natin yan, mag-gather dito. Kaya, napupuno niya yung stage yun. At dahil pinaprob din, or tawag dyan, yung... tawag dyan sa parang inuunahan, pinaprime. Ibig sabihin na, oh ito, mag-asalita sa atin, ang napagaling, ang napagadli na tao, si ganyan. Oh, sige, yung mga tao, sige, nag-expect na yun. Kaya kahit anong marinig doon, hindi nag-iisip, din na yung Bible. Oh, amen! Ganon. So, anyway, kilala ng Diyos ang mga wicked. Ibig sabihin, kahit magkunwari ka. Sino dito magaling magkunwari? Sino nagkukunwari ngayon? Kunwari, nakikinig ako, pero hindi. Sana huwag ganon, ha? So, alam doon ng Diyos yan. Ay, magdala ako ka, tapos hindi na masyado eh. Pero alam pa rin ng Diyos yan. Nagkukunwari, ano pa yung mga usos sa church? Nanggagamit lang. Ano pa? Puro kalokohan na nasa utak. Ano pa yung mga vain, mga walang laman, walang kwenta. Okay, yung hindi nag-iisip. Kilala ng Diyos yan. So, masama agad kayo so far, ina-assume na gano'n si Job. Okay? So, ang lesson, huwag niyong assume agad. Alamin niyo rin. Kaya kami, ngayon na, tinanong po yung iba, di ba? Then, kahapon din. Kasi itong si Heidi, saka si Kati, na-share ako si Kati, dali na-share si Heidi. So, noong una, ayan, sigurado naman sa langit, hindi po. Okay. Yung tanong ako, di ba na-share na kayo? Opo. Tinanggap niyo pa kayo. Opo. Ang sabi sa Bible, sino mas tumanggap sa kanya, binigyan kalapatan, maging anak ng Diyos, o di anak ng Diyos, opo. Sabi, punta ko, lumatay sa langit po. Sigurado, opo. Ah. So, kailangan ng paalalahanan minsan. Amen? Amen. Ba't ko nasabi yun? Kasi nga, alam ng Diyos lahat po na ito nangyayari. Even yung mga nagkukunwari. And so, kung alam ng Diyos nagkukunwari, magkukunwari ka pa? Alam din naman ng Diyos eh. Kung may mali ka talaga, huwag ka na magkunwari, magsisi, alikuran yung kasalanan, okay? Araw-araw yan, hindi yan sa aligtasan, hindi yan hanggang sa aligtasan. So, may mali ka talaga, ay, pastor, tama ka, andito lang ako kasi, ano eh, sabi ng tatay ko eh. Pero actually, ayaw ko dito. Gusto ko mag-basketball. Ano naman yan? Gusto ko talaga mag-tiktok eh. Ano naman yan? So, huwag ka na magkunwari. Alamin mo yung tama't mali. And then, pag na-convince ka, ay mali pala yun. Ako na mismo yung sabi, ayaw ko yan. Ayun, okay, sabihin na dito yun eh. Kaya sabi niya, alam ng Diyos siya, when will he not consider it? Alam niya, may gagawin siya dyan. Hindi niya papalagpasin. Amen? For vain man would be wise, though man may be born like a wild ass's colt. So, ass, colt, mga kabayo yan. So, yung tao daw parang, ano, kabayo. Nakakita na ba ang kabayo? Matalino ba yung kabayo? Pag sinabi mong kanan, kanan lang yan, kaliwa, kaliwa. Kung yung sabi niya dito, totoo naman siya sabi niya, na ang tao minsan, parang syonga-syonga, hindi niya alam gagawin niya. Pero, ang sabi niya naman dito, tama naman, for vain man would be wise. Ibig sabihin, kahit yung mga hindi matalino, gusto niya maging matalino sana. Okay? Kaya ang ginagawa nito, so, pag may nakita kang talaga hindi pa marunong, katulad nyo, kanina ko pa yung pinagbibigyan, di ba? Kasi binababawang ko para sa iba. Di ba? Okay lang yun, kasi nga, bata pa eh. So, para matuto lahat. Yung iba naman, nag-observe lang, ha, ganun pala yun. Alam nyo na kung ano gagawin nyo. Amen? Ganun talaga. Kung tayo magkasaya ng oras, natalino kami naman pag kinaabot mo yung nasa ba. Magkakaroon ka ng wisdom skills dyan. Okay, ulitin ko ha. So, alam ng Diyos, ang loko-loko, ang vain,
mapuro kalokohan, pero alam niya, gusto rin niya maging matalino, kaya dapat tulungan natin sila. Kaya sabi dito, if thou prepare thine heart and stretch out thine hands toward him. Pag ikaw naman ay talagang, kunwari, Pastor, ang dahil mo sinabi, isang oras, naintindihan ko lang 5% na sinabi mo. Attend ka ulit. So yung mga terminology ni Pastor, makukuha mo yan, yung pinagsasabi niya, ano kwento niya. Next time, pag naka-isang taong ka na dyan, abisado mo na, pati mga joke. Mabihira na mo na mag-joke. Pero naintindihan mo na. Okay? At, yan, yung dami yung puso mo, makakarating ka rin doon, maintindihan mo rin siya. Amen? Okay, maraming pa to. If iniquity, kayo ulit, ready, go. If iniquity be in thine hand, put it far away, and let not wickedness dwell in thy covenants. Okay, so ano pang ibang pwede natin gawin para lumapit tayo sa Diyos, pakilala sa'yo? Ngayon, pag meron ka daw na alam mo ng mali, kung sinabi nga, wickedness. Alam niyo, wickedness, kasiraan, kalokohan. Ano yung madalas ang example dito sa mga batahanan eh? Again, alam niyo na ito kahit mga bata kayo, no? Ano yung mga masama na nasa bahay minsan, pinapasok ng sino? Sabi nila, yung TV daw, magandang poem dyan eh. Parang din, nagkwento yung, parang ano lang, write up lang siya. Sabi niya, meron na kaming isang bisita. Ang bisita na ito, pumunta sa amin, nagbisita lang siya noong August, ganyan. Itong bisita namin, napakabastos. Sabi niya, itong bisita namin ay hindi naikinig at gusto mo nang i-shut up, pero hindi, nagsasalita pa rin. At ano siya, ma-appeal siya, makarismatic siya. Kaya kahit ayaw mong kausapin, kakausapin mo siya. Ano yung aspeto eh. Bandang uli, itong bisita namin ay talagang naasar na kami. Napakabastos niya, walang modo. Bandang uli, sabi doon, tinapo na namin siya. Ano sabihin? Yung pala TV pala yung tinutukoy niya. Alam niyo yung TV ganyan eh. Again, yung TV walang problema. Yung problema kinukulikan yan. Kaya maganda lang sa internet, mahalo yung programa mo. Amen? So, ganun po yan. So, may mga bagay na wicked. Nasa bahay mo, kunwari, yung mga madalas, yung mga pastor kasi, yung mga kalalakihan, di ba? Yung mga poster dati. Sana wala sa bahay niyo noon. Pero iba, nagaganyan, di ba? Regaluan ng kalendaryo. Ano laman ng kalendaryo? Eh, sinabit mo yung kalendaryo, ba't may nakahubad dyan? Bastos yan, ha? Eh, kalendaryo yan, eh. Tingnan ko yung ano mga kalendaryo ngayon. Lalo pag mga alak yan, sigarilyo, di ba? Nasabi ito, alisin mo na yun sa bahay mo! Anong ginagawa nun? Ang kasabit dyan. O kaya kahit yung alak, kahit sigarilyo, ba't nandun yun? Alisin mo na yan. Yun yung sabi dito. Ano pa? Okay, sa cellphone kasi, sa technology natin ngayon, ito hindi yung masama, pero pag in-installan mo ng kalokohan, okay, alisin mo na yun. Parang sinasabi, alisin mo yung hindi nakakatulong sa'yo. Amen? Ano pa? Ngayon na yun. So, alisin mo yan. Ano yun, dati sa magazine, ganyan eh. So, ngayon na, puro, ano na, nasa technology na. So, alisin mo na yan. Huwag nang hayaang nasa, ano mo, bahay mo. So, in that way, again, magiging matalino ka kasi yung mga distractions sa buhay mo, alisin mo na eh. Ganyan lang yan, mga bata, ganyan kasimple yan. Yung mga nakakasira, alisin mo. Ang matitira ngayon, yung, ay, wala akong ano eh, wala na akong magawa eh. Ang dami mo magawa, palitan mo ng magandang bagay. Kung memorize ka ng Bible, hindi ka maubusan ng ano. Amen. Ng tawag dito, ng free time. Amen? Parang kanina yung mga ano, nag-reklamo na. Next, makibasa ulit, ready, go. For then shalt thou lift up thy face without spot, yea, thou shalt be steadfast, and shalt not fear. Pag inalis mo yung mga kalokohan ngayon, hindi na ikaw yung parang pinitpit na luya. Sabi ni Pastor, ano yung pinitpit na luya? Masarap ba yun? Masarap yung luya, pero ang itsura, ano yung itsura na? Parang hiyang-hiya ka, ganun daw yun, lalo kayo ha. O, napansin nyo ba? Yung mga sinabihan natin dito, na tama naman sinasabi natin, pero ayaw nilang alisin. Sabi ko, yung TikTok, alandian yan, alisin niyo yung sistema niyo yan, dami application dyan. So, pwede kayong mag. Ang dami pwedeng gawin eh, di ba? Eh, pinili yung ano, TikTok, eh, ganyan-ganyan yan, yung mga tanga. Eh, syempre, nakita, eh, si Pastor! Diba?
Kasi nasabi dito eh, hindi ka makatingin. Pero pag inalis mo na yan, kung inalis mo na, ay tama si Pastor. Alisin ko lang, ano kalukuluan, mukhang tanga dito eh. Mag-aaral na lang ako. Amen. Hindi nakita mo si Pastor. Ay, salamat Pastor, at inalis. Tinis mo yun, kung hindi, hindi ko alisin yun talaga eh. Kasi lahat ng classmate ko, ganun eh. Pero sinabi mo, nakinig ko, salita ng Diyos, tama pala yun. Ano sabi doon? Taas no ka. Ano sabi dito? Walang magsasabi, dati, dati yun eh. Amen? Amen. So ganun po yan, sabi ng Bible. Pag inalis mo na yung mga kalokohan na yan, kabastusan, kasalanan, makakatingin ka sa tao. Amen. Na parang wala kang ginawang mali. Kasi nga, binago mo na eh. Amen? Yea, thou shalt be steadfast. Pag sinabi steadfast na matibay. And shall not fear. Hindi ka takot. Kaya kung nakita mo si Basto, hindi lang, hindi mo inaabos basta sa kalsada, ikaw na yung pupunta doon. Amen? Amen. Gusto pa ng Word of God. Next, because thou shalt forget thy misery and remember it as waters that fayon. So yung mga kasalanan mo dating ginawa, wala na, nakalimutan na. Amen? Ako, di ko na isa-isayin. Grabe. Yung backslider dito, ikaw dati backslider ka, di ba? Hanggang ngayon. Hindi mo nga ganun eh, di ba? Pero, pag talagang grabe, ano ka na? Consistent ka na, kapaalala ko pa ba yun? Ayoko na nga rin maalala yun eh. Baka balikan niyo pa ako basta, baka ikaw, di ba? Kagulo na tayo. So, hindi tayo ganun dito. Pag okay na, get right na, yan ang term dyan eh. Get right with God. Amen? Wala mong mali, huwag mo nang gawin. Pag ginagawa mo na yung tama, tuloy-tuloy mo na yung tama. Tapos makakalimutan, dati kang backslider, dati yun, wala na, hindi ko na nakalimutan, nakalimutan ko na nga yun. Dati, backslider ka, ikaw? Tiktok ka dati? Hindi ko na maalala. Ganun yun. Next, and thine age shall be clearer than a noonday. Okay, nabanggit ko sa inyo kanina yung hiyang-hiya, di ba? Kasi ginawang kalokohan. Pag ikaw daw matino ka na at matagal na, consistent, parang ka daw, nagniningning. Di ba yun na sinabi sa Daniel, yun na sinabi sa Matthew, nagniningning. Ang nahihiya sa'yo, mga loko-loko. Amen. Hindi ikaw yung takot sa kanila. Gusto niyo ba ganun o ikaw yung takot? Kasi mapaalala niyo sa akin yung kasalanan ko. Mayroon mo na. Kung pinatawag ka ng Diyos, sila, wala na silang pakilam doon. Amen? Basahin na natin sa ano. Yung sabi galing sa Matthew. Balikan natin yung ano. Sino yun? Matthew 7, ano ba yun? 7? 7 pa yun lang. Hindi, yung Matthew 5 bata. Yung let your light so shine. 16. Okay, so 15 muna. Ready, 14. Ready, go. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill. Okay, pag ikaw doon Kristiyano at talagang gumusunod sa Panginoon, parang ang ilaw na nagniningning sa sanlibutan. At pag ikaw daw ay, pag sila yung city, ito po yung mga talagang pumanente yan eh. Malaking building, maunlad, hindi yan pwedeng itago. Sabi, set on the hill pala sa tuktok eh. Hindi pwedeng itago, ganun din yung life. Pag ikaw ay matino, malayo ka pa, naaamoy ka na ng mga ano. Eh naman si DM, Bible na naman yan. 15, go! Neither illuminate light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick, and it give the light unto all that are in the house. Yun, ganun ang candle. Pag nagniningning, hindi mo itatago. Ilagay mo lalo, huwag kang mahiya, doon magningning ka. Yun yun yun. Kaya sabi dito, na lang, let your light so shine. Ganun nga, hayaan mo magningning ka sa harapan ng mga tao. Para naman, makita nga nila yung magaganda mong ginagawa. At pag nakita nila yon, sino may tataas? Hindi lang ikaw. Okay, huwag ka masyado magbida. Yung virtue signaling na sabi ko last week. Hayaan mo lang sila yung makapuna.
na kaya mo pala ginagawa yun, hindi dahil magaling ka lang, nagbibida ka lang, ginagawa mo yung para ma-glorify ang Diyos. Amen. Bandang huli, siya yung may tataas. Kasi nga, lalo pag ligtas ka, hindi mo nang ginagawa yun dahil mabuti ka eh. Una, niligtas ka muna, and then saka ka tinutuluan. So, maano sila ngayon, pag nakakilig, sino ba yun si Jaja? Ay, yan yung ano, dati makulit yan, pero ngayon, ako, talagang puro Bible yan, hindi ano na, hindi yung basta-basta. Yun ang gusto natin mangyari sa atin, di ba? Hindi yung gusto yung mabalala. Sino ba yan si, ano, ay, walang kwenta yan. Bastos niya, kakulad mong ganyan, ganyan. Lahat tayo, ang pangit, di ba? Gusto natin tayo yung masisingle out dahil sumunod tayo sa Panginoon. Amen? Ngayon, iba-iba yung response sa mga tao, iba-ibang klaseng tao. So, yung mga negative na tao, ibang response niya, okay lang. Bayaan mo lang sila. Later, at least nandun yung ating hope na dahil ginawa natin yung dapat natin gawin, sila ay mapalain. Hopefully, maligtas yung maligtas. So, ano ba ako? So, yun ha. So, sabi dyan, ulitin ko lang, thine age shall be clear as a noonday, and thou shall shine forth. Thou shalt be as the morning. Nagliliwanag ka, hindi ka parang dilim. Ha? Okay, kayo ulit sa 18, ready and go. Thou shalt be secure because there is hope. Yun. Yea, thou shalt think about thee, and thou shalt take thy rest in safety. Ayan, balik tayo rin sa Bible. Parang walang pag-asa. Sabi nung mga hindi King James, ha? Sabi nila, ano yung tunay ng Bible ngayon? Sabi mo, ito may mali, ito may mali. Lahat may mali. Anong pag-asa natin? Ano yung hahanapin ko, bibiling ko, and then babasahin ko, nakasabihin sa akin, ito yung talagang sinabi ng Diyos. At walang mali doon. Pag wala kang gano, wala kang pag-asa. Eh, sinong magkasabi sa'yo tama at mali? Aalamin mo. Pa sarili mo? O yung mga expert? Sino expert? Eh, dapat ang Diyos mismo nagsabi sa atin kung ano yung tama at mali. So, wala kang pag-asa kung wala kang salita ng Diyos. Ngayon, yung mga hindi paligtas, wala din pag-asa sa the moment, okay? Pero pag-asa nila ang Panginoon, so nakilala sila, matutuhanan, naligtas sila, ay lalo may pag-asa sila pag anak na ng Diyos eh. So kahit ngayon ay may ando ka pa sa, sabi natin nasa dilim ka pa, pero kapunta ka na dun sa magpapalain ka ng Diyos. Okay? So yun yung sinasabi itong secure. Okay? Alam niyo ba yung secure? Wala, may ano dyan mga nag-aaway, nag-asaksakan. Saan tayo dapat pumunta? Lalabas ba tayo? Saan tayo? Dito lang tayo sa loob. Okay? E paano pag sinusugod na tayo? Secure ba tayo? Eh, depende kung may baril din tayo dito, hindi sila makapasok. Kaya siya secure, sigurado. Kahit sinong mag-attempt sa ating buhay, ang Panginoon naman yung magliligtas sa atin, eh wala sila magagawa. Amen? Amen. Sabi ko, dahil doon, mayroong pag-asa. And thou shalt dig about thee, and thou shalt take thy rest in safety. Yung sabi na magdidig doon, yung sabi parang puprotekta mo yung sarili mo. Okay, kung may mga aas, may mga bear dyan, kung ano mang hayop dyan, aas, pag hinukayan mo na yan, hindi na sila makapasok. Yung sabi na. Okay? So guys, spiritual ito ha. So sana ganun tayo. So sigurado naman sa langit si May May. Sige na, duwin mo yan. Isipin mo. Si Andrea. Si Irish. Okay. Saan kayo atin kasi nakatin eh. Hindi naman tulad nyo dun. Oh. Sabi kanina, di ba? Hindi sila makapagsabi. Sigurado sila kasi Bible nga nila. Hindi sila sigurado. Ito, sinabi ng Diyos. Yan ba? Hindi ko rin alam eh. Sigurado. Diba? So, gusto mo makasigurado, may sigurado, church. So, anyway, and thou shalt lie down and none shall make thee afraid. Pag sigurado ka na, secure ka na, kahit tayo, yung pastor mo, napatay ka, hindi ilangit ako. Walang problema pa rin. At ikaw yung makaka, makakatulog tuloy, nakatok na kasi ako. Makakapagpahinga. Hindi kayo yung laging, makakalaban dyan, makakalaban. Bili pa tayong mas malakas na pa rin. Ay, baka mayroon sa'yo, eh, mas malakas pa. Wala nang pahinga, parang ispain ngayon, gano'n. And thou shalt lie down, and none shall make thee afraid. Yea, many shall make suit unto thee. But the eyes of the wicked shall... Doon tayo mag-focus, no? So yun nga, pag ikaw ay nasa kalooban ng Diyos daw, matapang ka, hindi ka, parang pinipit na luya. Okay? At least may natutunan kayo, ano ngayon, no?
Natawa din ako doon. Ano, ano? Imagine may sarili yung parang pinit-pit na luya. Right? Next time yung luya, pit-pitin yung ganun. Pangit, di ba? Kasi takot ka. Takot ka sa anino mo. Ano sabi sa Proverbs? The wicked fleeth when no man pursueth, but the righteous is bold as a lion. Matapang ka. Kaya pag isolating tayo dyan, wala tayong nakakatakutan dyan. Diba? Ngayon po nyo dyan! Soul winning kami, ba? Hindi natin binabastos na. Pero alam natin tama ginagawa natin. Amen. Kung ayaw nila, doon tayo sa next na bahay. Sigurado, di naman yan ano, nagkakaisa lahat. Kaya kahit sa halahala, gano'n, di ba? May mga malakas na iglesia ni Manalo, kahit doon. Naroin mong iligtas natin si Edgy doon. Amen. Kaya hindi nga kami makapunta doon eh. Pero matindi panalangin pala ni Lenle, no? Tsaka ni Kuya Jun, ng ati-ati Marge. Sa atin, amen? Wala, di pwedeng harangan yan. Magpananampalataya, lalo mong inaharangan. Ba't kaya inaharangan? Magtatang lang yung tao. Ba't nga may inaharangan? Eh, parang yung missionary natin last time, di ba? Ganun yung mga Hindu na yun. Tsaka yung mga Muslim insecure yan sa Christianity. Pag totoong Christianity nakapasok, nako, nauhubaran sila. Ibig sabihin talaga, may expose sila. Wala silang kwenta pala mga religion. Ganun po yan. Amen? Amen. But the eyes of the wicked shall fail. Kaya ngayon, wag, ang lesson dito, obviously, huwag kang maging wicked. Ano yung mga wickedness? Yung mga basbasan, kalayan, kalokohan, magganakaw, matay tao, yung mga obvious eh. Pero dito tayo muna sa church. Ano yung mga kalokohan dito? Hindi naikinig. May sigaw na ako dito, hindi pa naikinig. Ang tawag doon? Matapang ako, pasko eh! Sumigaw ka pa dyan! Wickedness yun! Ano na, yung paglabang ka? Ngayon, hindi ako yung mga bata, may anak din ako. Okay, at ako dati bata rin. So, naglalaban yung puso nyo, naiintindihan ko yan. Pero tanong mo, kakalabanin mo ba ang Diyos? Hindi ka mananalo. Ngayon, yung mga umalis ito, sabi ko, talaga ayaw nyo dito, asal ka sa mukha ko, maghanap ka ng isang Baptist church na maayos. Kung talagang tapat ka sa Diyos at ayaw mo lang ako, maghanap ka ng isang Baptist church na maayos, magtatapat ka doon, okay na ako doon, masaya na ako doon. Eh kaso kung di ka naman ganun din, eh may something wrong talaga sa'yo. Hindi ako yung problema mo, huwag ka magturo ng ano. Amen? Amen. The wicked shall fail. Pag wicked ka, alam mo, yabang mo, pastor, hindi mo kilala. Ako'y Ono sa ganyan. Anong nangyari kay Nora Ono? Kilala si Nora Ono? Niloloko lang din siya ng mga ano niya. Kaya si Ono niya ngayon. Joke lang yun. Dad joke yun. The wicked shall fail. Okay? So wala yun. Tanda ka rin. Pag hindi ka nag-ipon ng kayamanan sa langit, ang hirap mo, parang kawawang ewan. Basta, mahirap na ako eh. Lalo kang ano, sana maintindihan mo na, kung mahirap ka ngayon sa lupa, sana sa langit mayamang ka. Amen? Yan yung gusto mong parable dito, mahirap. Sana naman wala. Ngayon, kung talagang inang sa'yo ng Diyos, sana sa langit, pwede kang maging mayaman. Amen. Magtapat ka sa Diyos, magtiwala ka sa Kanya, maglingkod ka sa Diyos, may reward ka sa langit. Una, dapat ligtas ka muna. Okay, the eyes of the wicked shall fail and they shall not escape. Eh, hindi naman alam ni Pastor na hindi ako nakikinig. Ang Diyos, alam niya ba? Yes. Sige nga. Hindi ka makakaligtas sa Diyos. Gusto, nakatingin ako kayo niya kasayo eh. Naloko mo ako. Hindi, depende nga. Kung nakikinig ka talaga, okay. Pero kung kunwari lang, ganyan-ganyan ka pa. Pero ang Diyos alam niya kung nakikinig ka eh. Amen. Kasi minsan tayo, kaya nga yung pastor eh, nanguhuli, di ba? Ang mga ligtas, pumunta sa impyerno, amen? Oh, galing. Hindi talaga kayo nag-amen. Ang ligtas, pumunta sa langit, amen? Amen. Yan, ginagawa naman. Kasi iba nga, ganyan ang ganyan, pero hindi nakikinig yun. Ayan, Diyos alam niya lahat yan. Kaya ngayon, ilang taon ngayon, magbilang-bilang ka. Pag hindi ka lumalago, ay alam na. Baka hindi ka talaga nakikinig. So alam niya ng Diyos. So huwag na tayong
Magkunwari-kunwari. Okay, so gawin natin. Ngayon, Lord, sorry po. Ganyan na lang. Nakita na tayo may konting wickedness. Simula ngayon, Lord, please, patawarin niyo ako. Mahina ako ngayon. Ngayon, tinutulungan ako. Maging totoo ang sarili ko sa inyo. Lord, pwede ba? Tulungan niyo ako na gawin naman yung tama para next time di ako pilit-pit na luya. Yan. Yan ang title here. Pilit-pit na luya. Hindi ka makakaligtas, sabi dito, and their hope. So una, yung eyes nila mag-fail. Ano may eyes? Ito po yung bintana ng kaluluwa, sabi nila. Ibig sabihin, ito yung ginagamit mo para, maka, diba, para makapunta ako doon. Laging yung ginagamit, yung paa ko yung ginamit ko para makapunta ako doon. Pero tinignan ko muna yun. So ngayon, pag yung nag-fail yung aking mata, ibig sabihin, hindi ko nakita yung dapat kong makita. Amen? Mga bata, ganyan yan. Baka ngayon, kala nyo, bilib na kabilib ka na. Basta, top 1 ako sa klase nyo lang yun. Baka nga, mababa yung standard ng klase nyo, di mo alam din. At kahit pa kung saan mo yan, sa Harvard, tapaba ako sa ganyan, isa standard ng Diyos, ano ka? Hindi nga. Eh sana, huwag tayo maging wicked kasi yung mga mata nila, mag-fail, either maging malabo, hindi sila makita, or, sabi dito, their hope shall be as the giving up of the ghost. Ano yung giving up of the ghost? Mamatay. Yan po yung ano sa Bible, pag sa give up the ghost, namatay. Gusto mo ba, ganun yung hope mo? Nagtitiwala ako, na ako yayaman, at sasaya din ako, bandang huli. Biglang nawala. Ganun. Parang napakunahan pala. Nawala na. Matang yung ano. Sa totoo lang, daming ganun. Eh, mga kaibigan kasi ako ganun eh. Hinahanap nila. Pag may nagano, nagsabi, pag naging yung, tabi ito, profile picture mo, naging kandila. Hindi ko alam, kinalaan kandila. Ano yung nangyari dito? Hinahanap nila yun, yung kung kailan nagpabakuna. Parang ganun. Eh, nakakaawa kasi nga, mga malalakas pa. Ganyan daw, ayun, nagsasabing wicked dati yun, ha? Kaya naloko sila. Kaya ganun ka daw, pag ikaw wicked, dala mo, magaling ka, ganyan-ganyan. Pakibasa nga ulit po yung last verse na namin tatapos. Ready, go. The eyes of the wicked shall fail, and they shall not escape, and their hope shall be as the giving up of the ghost. Panalangin natin, hindi tayo gaya. Amen? Amen. Pray, Panginoon, maraming salamat sa Job 11, Panginoon, I pray na kahit po ito'y mali application, and so far, I pray, nakuha din po namin yung mga general knowledge na nakakala, Panginoon, ng parang time, mga katotohan na sinasabi dito, Panginoon, so I pray, bawat isang Panginoon, especially mga bata, Panginoon, maging matalino kami, hanapin namin kalooban sa inyong salitang reserve Bible, Panginoon, na alam namin kung ano yung nakalagay sa Bible na totoo, King James. Ito po yung sinabi nyo talaga, tiwala kami, alalin namin, therefore, gawin namin. I pray na hindi kami maging katulad sa mga nabanggit kanina, Panginoon, yung nasabi itong mga wicked, the eyes shall fail, Panginoon, kalilang hope ay parang kamatayan. I pray, matalino kami, Panginoon, kayo naman ay mabuting Diyos, at kayo po ay maalalay, kung kailangan namin mag-alalay, Panginoon. So, tawarin niyo po, aming mga pagkukulang sa inyo, Panginoon, kasalanan, sa iba pa, Panginoon, kailangan kaligtasan, Panginoon, nawa at dumating sa kanilang buhay, sila may mga piyak ng kaligtasan. Gamitin niyo pong ministry nito, ng church na to, Lord. At mga pa pong bagay, Panginoon, naming magkatiwala sa inyo, ang future, gaaral, business, Panginoon, pabaho, ang pagpapalaki sa aming mga anak, pagpapalago ng church na yung gawain, and pray na kayo po tutulong sa amin. Nung pagkukulang kami, patawarin niyo po at itama po namin. Mag-humble kami, Panginoon. At ngayon naman po kayo, pag kayo nagpaka-humble, kayo pipitulungan niyo. Hindi, Panginoon, patawarin niyo po kami. Sila po, Lord, Panginoon, maraming salamat sa po ito, Lord. Magpalaan niyo ang aming buong pinulit. In Jesus' name we pray. Amen.